dahil sa kapagbanlaw na ako ng buhok, shampoo ko and then conditioner. Ganyan pagka home service, ikaw ang magbabanlaw ng buhok mo. Babe, gusto lang ako patingnan dito sa may ribs ko, dito sa may banda dito, guys. Dito. Para kasing mas malaki kasi yung side na to kaysa dito. Tanungin natin kung magkano yung pagpa-ultrasound dito sa request nito. So, 3,210 pesos yung ganung klase ng ultrasound. Kasi dito ako ngayon sa Westview. Tapos dito yung ultrasound na gagawin sa akin, 1,030 pesos lang. So, dito na lang ako magpapa-ultrasound kaysa dun sa loob ng FEU. Hello guys! Good afternoon! Pasensya na kayo, pinilit ko lang mag-vlog ngayon. And today is April 14, 2019. At magpapakulay tayo ng hair lalo kay Miss Dao! Let's see kung anong kakalabasan ng kulay niya. We're using today is Super Mode. Ayan. And then color 643 is Dark Copper Blonde. Change lang tayo ng color. Kailangan ng color niya is 9%. 9% lang for change color. Tapos, ito yung aking hair lalo. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, dati niya siyang may kulay. Kagaya ni sinabi ni Duff kanina. Papatungan lang ba yun? Yes. Ayan. Kasi gusto ko mas makulay. Kasi nung nakaraan, second week ng March, di ba pinakulayan ko to, kung napanood yun sa vlog ko ng, pinakulayan ko doon sa sister ko. Kaya lang, nag-ano agad siya, nawala yun dito sa may root. Ayan, look, makikita nyo. Ayan. And half na siya, di ba? And guys, nag-makeup din siya. Lalagay ko yung kanyang link. Yes, i-follow nyo lang ako sa Facebook page is Duff Creation. Makikita nyo lahat ng mga sample pictures sa mga makeup ko. Di lang ako nag-before and after. But you can PM me para mag-send ko sa inyo yung before and after. Kasi nakakaya, alam nyo ng mga bashers, baka mga comment doon na sabihin na, ay, gumanda siya. So, nakakaya din sa mga clients. So, sa mga malalapit dito, kahit naman malayo, di ba, nagsiservice ka? Yes. Yes. Shout out nga pala kay Ashley. Wala lang talaga akong time pumunta ng parlor, kaya talaga nagpa-service lang ako dito kay Duff. Tsaka, yung mga kumari ko sa kanya nagpapakulay para ma-experience ko din naman. First time ko magpa-service dito sa bahay. Guys, sa kapagbanlaw na ako ng buhok, shampoo ko and then conditioner. Ganyan pagka home service, ikaw ang magbabanlaw ng buhok mo. Kaya shout out kay Jeneline, kay Ate Michelle, kay Marin Bebe. Alam niyo na. Kilala niyo naman siya, 'di ba? Diyan na lang sa bahay niyo. Hindi na kayo problema pa sa mga anak niyo, lalo na sa Ate Michelle. Kay Duff ka na. Sa salon kasi, syempre, nakaupo ka lang. Maganda naman sa survey. Habang nakababat, pwede ka pong mag-utas ang plato. Yes! Magwalis. Nararamdaman ko yung ganda niya. Alright, ito na yung kanyang bagong hair color. Yes, yes. From brown to copper. Ayaw niya na makigaya sa mga iba na mga ash plant. Gusto niya iba siya, different for summer. Para maganda sa mga picture taking. Ngayon, bagong color lang siya ngayon. Then after nito, pinatuyo ko muna, i-barbersilya natin siya para yung mga hindi siya mag-dry. Babalik ulit sa dating ganda. So ayan guys, mukha yata mas maganda pa yung buhok ko kasi sa muhabo. Pero panalo. Kasi kanina, nung binabalnawan ko pa lang siya, pagtingin ko, hindi pa ako nagbabasa ng buhok. Wow, panalo. Ito talaga yung kulay na gusto ko. Hindi siya dilaw na dilaw. Alam mo yun, medyo nag-red siya na nag-orange na. Ganon, maganda. Oh. See? Tapos pag kinulot mo yan, panalo yan, te. Alam niyo naman, mahilig ako magkulot, diba? So, we proceed sa Brazilian. So, itong gagamitin namin pang Brazilian ngayon, it's Keratin Blow Dry. Yan. Number 2. Sa gamot na to, may proper way siya gamitin. Hindi siya sobra-soba mong mainit na mainit yung plancha mo. Depende sa texture ng hair mo. 3-2 days, para makita mo yung shiny ng hair niya. Ay, take note, alam niyo na pa Brazilian. Pero sa kadalasan sa mga nagpapa-rebond, lagi nasa parlor, alam niyo na pag Brazilian talaga. Lahat pa ng Brazilian, may top 3 sa mata. Yes. Pero may mga ibang Brazilian na hindi ma-hapte. Kapag nagpa-Brazilian ka, may mga ma-hapte, mas maganda siya gawin outdoor para hindi tayo mas sopok. Kaya hindi ako bumibitaw sa ganitong kulay. Ang lakas makaputi, ang lakas makamistisa. Ang gagawin ko sa Brazilian niya is wet application. Sa mga chiclets nga pala, pagpunta nyo dito sa December o November ba, andito lang si Duff. Pwede kayo magpa-service sa kanya. Merienda muna tayo guys. So, meron kayo ko ditong ready na. Yes, ganda niya oh. Thank you.
buti lang din ganun kainit yung panahon kaya nag-coffee mo na. Ah, ganun tagulan ngayon. Okay, finished product na, sabi ng mga bakla. So, ayan guys, tapos na yung aming pinagdadaanan. So guys, nag-start kami ng 1:30 PM. Time check, 4:38 na. So, talagang pulido yung pagkakagawa. Alam nyo na, Jenaline, Michelle, and Maring Bebe. So, ayan, tatalikod ako sa inyo. Pang ribbon color na rin yung ginawa niya. So, ang gagawin natin, 2 days tayong hindi magbabanlaw ng buho. Pero yung katawan naman pwede. Yung hair lang ang hindi. Kaya alam nyo na, tigis ganda. So yan. So thank you, Dap. Thank you lang. Thank you lang kay Dap. So sa mga gusto magpa-ribbon, sa mga gusto magpa-kulay, magpa-service kay Dap, PM nyo na lang siya. Ilalagay ko naman sa baba yung kanyang link ng FB page niya. So siya na lang kontakin nyo. Hindi ko man na-end yung vlog na to. So magkita-kita ulit tayo bukas na lang kasi mamaya wala naman pong gana. Okay, ganda ko te. Yung ganyang extra na ngayon na ayaw ka tuwing umaga. Look. Na-invite ako ng pinsan ko eh. Ang ginagawa mo? Dad? NN. Eh, na-invite ako ni Ate Elle. What can I do? Ang lagay ako mag-a-adjust. Good morning, guys! Sorry naman. Good morning! Kagigising lang namin ni Kikig. And today is April 15 na, 2019. At makulimlim ang panahon. Late na yung gising namin. Alis ako dapat eh. Magpapacheck up ako. Wala po ako sakit, ano? May gusto lang akong patingnan dito sa may ribs ko. Dito sa may banda dito, guys. Dito. Parang kasing, mas malaki kasi yung side na to kaysa dito. Parang may napapansin ako na fats, hindi ko alam. Pinatingnan ko na to before, kaya lang kung ano naman mapasok sa utak ko. Kaya baka kung ano na to. Sabi naman ng doktor sa akin, fats lang. Pero may kalakihan kasi siya. Pero hindi naman siya lumalaki na. Pag tumataba ako, tumataba din siya. Pag ako pumapayat, pumapayat din siya. Pero para sigurado, patitingnan natin. Update nga pala sa aking hair lalu. Ayan, lalo siyang gumanda. Hindi ako nagsisisi, walang pagsisisi as in talagang panalo na achieve ni Duff yung aking hair lalu, yung color na gusto ko talaga. So, thank you Duff and advance happy birthday kasi birthday mo na sa Friday. Ayun, biglaan lang to at papunta ako ngayon ng FEU. Nag-decide na ako na pa-check up ngayon. So, hanggang 3 PM lang doon. Sana makaabot tayo. FEU ako! So, andito na ako ngayon guys sa FEU. Hindi na ako doon sa OPD mismo kasi masyado marami yung pasyente. Kaya mismo gusto ko kasi talaga titingin sa akin mismo doktor na pwede naman dito yon. Ayan, maayos naman dito, ganyan, pipili ka lang dito, tapos doon yung elevator. Pero kung mas resistensya ka te, dito ka na dumaan. Okay guys, tapos na akong tingnan ni Doc. Nag-request siya ng ultrasound. Upper abdominal ultrasound yun lang yung gagawin sa akin. Tanungin natin kung magkano yung pagpa-ultrasound dito sa request ni Doc. So, 3,210 pesos yung ganun klase ng ultrasound. Meron siyang fasting, at least 6 to 8 hours yung fasting niya. May alam pa siya ako na mas mura pagpa-ultrasound. So, doon tayo magpapa-ultrasound, hindi dito sa FEU. Masyadong maharlika ka. Share ko lang din, talagang dito sa FEU kasi once na dito ka nagpa-check up. Kadalasan ultrasound sila, tikin na agad, ganyan, laboratory, mga ganun. Kumpara doon kay Novagen, na napatingin ako sa kanya, hindi na sila nag-request ng ultrasound. Sinabi lang talaga ni doktora na fats lang. Pero sinabi naman kanina ni Doc dito na yung ribs ko naman daw is pantay naman. Talagang meron lang talagang nakaangat dito sa may tagiliran. Okay, guys, nandito ako ngayon sa Westview. Bale yung FEU, tabid lang kayo, then dire-diretso lang kayo. Tapos sa baba, katapat ng M. Louvier. Basta dito lang malapit lang din sa FEU. Tapos dito yung ultrasound na gagawin sa akin, 1,030 pesos lang. So, dito na lang ako magpapa-ultrasound kaysa dun sa loob ng FEU. Kaya kung guys, sineshare sa inyo para kahit paano, may idea kayo na pag binigyan kayo ng request ng ospital, huwag nyo agad ipapagawa doon. Mas maganda maghanap kayo ng mga clinic doon kayo magpa-ultrasound kasi mas mura. Kagaya dito, 1,030 pesos lang yung ultrasound dito. So, andito na ako ngayon guys sa bahay at nagkaroon ng problema doon sa clinic na pinuntahan ko kanina. Wala daw silang machine para doon sa ultrasound na gagawin sa akin kasi may nabasa sila na possible lipoma.
Mula, hindi rin siya napagawa. Pero okay lang, hindi pa rin naman ako nawawala ng pag-asa. Kasi dyan sa RP, sa tapat po ng Novaliches General Hospital, meron din po siya ang laboratory or clinic na mas mura yung mga test. Hindi naman to agad-agad. Sayang hindi ko na-share kasi sa inyo kanina yung egg pie na kinain ko. Gutom na ako, kaya kumatakbo yung tricycle kanina, nilalapak ko yung egg pie. Ayoko naman mag-vlog kasi ang ingay ng tricycle na sinakyan ko. So, bumili lang ako ng tinapay. Ito, yung tinapay sa bakery, yung mga ganto-ganto, yung mga ganyan-ganyan. Diba sa probinsya ganto, mahilig sila sa mga ganyan. Yung ganitong tinapay, diba? May violet din yan. Ito, bumili ako. Masarap to sa kape. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang uli yung vlog ko. At magkita-kits ulit tayo sa mga susunod pang video i-upload ko. At maraming po salamat sa mga nanatiling nanonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please mag-subscribe ka na para bongga na. Thank you for watching and see you on my next vlog guys. Bye!